Maligayang pagbabalik mga kasolid, mga nagbabagang balita. Casimiro delikado sa plano ni Bob Arum. Naoya Inoue lalaban sa labas ng Japan. Sam Goodman kasado na ang laban sa Pinoy. At Nonito de Filipino Plus, Donaire Jr. nakipag-face-off. Iyan ang ating pag-uusapan. Para sa ating unang balita mga kasolid, undisputed super bantamweight champion Naoya Inoue inilabas na nga ng top rank Bob Arum at ng mga Japanese promoter ang latest na plano para dito sa Japanese monster na si Naoya Inoue. Lalaban nga daw ito dito kay Sam Goodman sa bansang Australia. Japanese superstars Naoya Inoue could be set for a shock fight in Australia against mandatory challenger Sam Goodman. Alam naman natin mga kasolid na ang sunod na laban itong si Naoya Inoue ay kontra dito kay Luis Neri sa Tokyo Dome, Japan this coming May. Pero sa latest na plano ay target ng The Monster na dumayo ng bansang Australia para sa laban kay Sam Goodman na pwedeng maganap ngayong katapusan ng taon. Na-impress nga daw ang mga Japanese promoter pati na rin itong si Bob Arum sa napakagandang kartada at ranking nitong si Sam Goodman at sa mga ipinakitang laban sa mga huling laban itong si Sam Goodman na kung saan tinalo nga nito ang undefeated fighter na si Rais Adim. Kinumpirma na rin niya ng manager nitong si Sam Goodman at maging itong top rank promotion na Mr. Bob Arum na meron ng araw magandang pag-uusap sa pagitan ng dalawang kampo. At dahil nga sa latest na plano ni Bob Arum ay nagdedelikado ang ating pangbatong si Cuadro Alas General Casimiro na posibleng hindi niya na makalaban ang Japanese monster sa super bantamweight division ngayong taon. Heto nga mga kasolid ang plano. Sa buwan ng Mayo ay lalabanan nitong si Naoya Inoue si Luis Pantera Neri at pagdating ng Setyembre ay kalaban naman itong mandatory ng WBA na si Murudjon Akhmadaliev. At tila hindi na nga muna na pag-uusapan sa kasalukuyan ng posibleng bakbakan ni Casimiro at Naoya Inoue na matatandaan natin sinabi ni Cuadro Alas It's My Boy na malapit na daw mag-cross ang kanilang landas nitong The Monster ng Japan. At kung sakaling malabo pa talagang makaharap ng ating pangbatong si Alas itong Japanese Monster, mas mabuting mag-focus na lang muna ang ating pangbato sa ibibigay na laban ng mga Japanese promoter. Dahil nga sa balitang itong mga kasolid ay ngiting tagumpay na naman itong Manny Pacquiao Promotion na President Mr. Sean Gibbons pati na rin siyempre ang kanyang dakilang alalay Silver Boys TV. Sigurado namang alam na rin nila ang plano ni Bob Arum para sa mga laban itong Japanese monster na si Naoya Inoue. Treasure Boxing Promotion, Masayuki Ito. Ano talaga kaya ang plano sa ating pangbatong si Cuadro Alas General Casimiro? May pag-asa pa bang makalaban ng Japanese monster na si Naoya Inoue? Ayon nga sa ilang mga boxing fans at Cuadro Alas supporters, huwag na lang daw munang umasa sa posibleng laban ng ating pangbatong si Cuadro Alas General Casimiro at The Monster Naoya Inoue. Tila nahihirapan nga daw ang Treasure Boxing Promotion na makakuha ng laban ng ating pangbato. Samantala, pambato natin si Nonito de Filipino Plus Donaire Jr. Nakipag-face off nga dito kay Mark Cleave. Ayon nga dito kay Mark ay isang karangalan na makaharap at maka-face off ang nag-iisang de Filipino Plus Nonito Donaire Jr. Nagbigay naman ng pahayag itong si Mark at sinabi nga abangan daw natin at suportahan ang kanyang isang mabigat na laban na. Masaya din naman ang ating pangbatong si Nonito Donaire Jr. nang makaharap niya ang Filipino-Australian boxer na si Mark Cleave. Panoorin natin mga kasolid ang kanilang pagharap, courtesy dito nga kay Mark Cleave. Kitang-kita nga natin dito mga kasolid na napakaseryoso ng dalawang boksingero pero pagdating sa dulo, isa lang pala itong katuwaan mga kasolid. Dahil may paparating ang laban itong si Mark ngayong buwan ng Marso, samantalang ang ating pangbatong si Nonito Donaire Jr. posibleng mapalaban dito kay Sonny Edwards. Sa kabilang balita naman mga kasolid, isa sa mga pangbato ng bansang Australia na merong kartadang 17 wins, 7 knockouts, undefeated. At sa huling laban nga ay matitibay ang mga tinalo. Kasama na dyan si TJ Doheny, Rais Ali, Miguel Flores at undefeated na si Song Lu.
Kasado na nga ang laban ni Sam Goodman dito sa ating kababayang si Mark Cleave, isang Filipino-Australian boxer. Sa March 13 na nga gaganapin ang kanilang bakbakan at sa peso pa lang mga kasolid ay nag-init na ang dalawang boksingero na sampalpangan ni Goodman si Kabayan. Sa kasalukuyan, ang ating kababayang si Mark ay merong kartadang 13 wins, 9 knockouts, meron ng dalawang talo. Tinagurian nga nga Magic Man na may edad na 30 years old. Isang mabigat na laban ito para sa ating kababayan dahil alam naman natin dihadong-dihado dito si kabayang Mark. Pero malay natin na magkaroon nga ng magic at ma-accept niya itong si Sam Goodman. Sigurado nga sira ang plano ng manager ni Goodman at ng top rank promotion na Mr. Bob Arum. At kung sakaling makaka-accept si kabayan, may pag-asa pang makasingit si Cuadro Alas Jan Casimiro laban sa tinagurian Japanese Monster. Pero kung matalo si kabayang Mark, huwag na muna tayong umasa sa bakbakang Casimiro Inoue. Nangako naman itong si Sam Goodman na nasisiguraduhin niya ang panalo kontra sa ating kababayang si Mark dahil target daw niya talagang makalaban ang Japanese Monster na si Naoya Inoue. Mga boxing fans, naiinip na sa announcement ng Treasure Boxing Promotion. Ang tanong, may laban ba talaga ang angas ng Pinas? Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan at sa mga bagong mapapadaan sa ating munting channel, pasubscribe na rin na. Mabuhay, Dr. Alvin Vlogs. Brrrr.